So hello mga kabarkada, ngayong video kita nyo naglilinis ako, pero ngayon ay napakagandang oras para makita natin yan. Ayun, nakikita natin na nagme-meet na naman ang ating Lutino. Yeah, so dalawang beses na sila nakapag-meet ngayong buwan na to, hindi last week yung isa, tapos ngayon wow. Sabado ng 9. Ayan, so para sa akin, mag-a-adjust na naman ako kung kailan mabubuntis ang Lutino na hen. So, kung ganyan ang mga alaga nyo ay nagme-mate, tapos sa tingin nyo na successful, abangan nyo ng 2 weeks. 1 to 2 weeks or 7 to 10 days, may mga ganun kasing ibon na mabilis mabuntis lang. So, ito, aabangan ko din na mabuntis yung hen, Lutino hen, sa January 23, Sabado din yun. So, nag-meet sila nung una, kaya baka next week, mabuntis na din ang Lutino na hen. So, January 16, tignan natin ulit kung mabubuntis na ang hen, kung buntis na pala. At kung sa January 23, kung buntis na rin yung Lutino hen. So, ayun ang ating update dito. Umaga-umaga pa lang, naglilinis ako ng mga ano nila, inumin at ng patukaan. Tas na, syempre ng lapag nila dahil ang tagal ko hindi nakapaglinis at nakapag-map sa kanilang pwestuhan. So, ayun ang ating update ngayong umaga na nakapag-mate yung dalawang Lutino natin. Yan, no, di ba? Malaki-laki ang ating nabigat-bigat ang ating mga pa-meet ngayon, no? Mga pa-inakay. Ayan, no? Kita nyo yung linya na yan. Ibig sabihin, nagamit ang kanyang kapangyarihan. At yung hen ay talagang napagod din kasi kapag nag-meet yung dalawa, kailangan yung puwetan nung hen ay namubuka yung ano, hello, mga balahibo. Hello, Dubi. Tos, ito si Dubi. Ayan na si Dubi. Hindi na ako masyadong kilala. Pero hindi niya naman ako ganun na iniiwasan. Hindi siya takot ganun. Dubi. So, ayan. Uy. Kung ano nyo dyan. Ayan, ah. Ayan. Nanuno ka bigla. Dubi. Kaya, hindi na kasi ako sanay sa, sa tuka ng, ng ibon. Ayan. Kaya, medyo natatakot na ulit ako. Mabalik yung aking trauma sa pagtuka-tuka ng ibon na yan. Okay. Pero kung mapapansin nyo naman na si Dubi ay sobrang lambing pa din. Nagpapa-ano siya sa akin. Ayan, papaimas. Ayan. So, ginawa na nating panalang to si Dubi. Binigyan natin siya ng kapares na bio-ewing. Hen kasi si Dubi. Kaya, mabuti na lang nahanapan niya ng... Nakahanap siya ng pares niya. Ngayong paano na siya, pa-adult. So, si Dubi ay halos 6 months na ata or 7 months. Malapit na siya pang pang breed. Hintayin pa natin ng 9 months or 10 months. Ayun na yun. And then, may sumunod na nagme-mate. Ayan ay sina Maha. Umahabol sila Maha sa sa breeding season. Ayan kita nyo naman yung inakay. Walang ginagawa masyado doon. Pinapanood lang kanilang magulang. Ayan. So, nagme-mate yung dalawa na naman. Pang-ano na nila yan, pang-apat na clutch if ever na mabuntis ulit si Maha at makapag-itlog. Fourth clutch, tuloy-tuloy, hindi ko sila makapagpahinga dahil nga hindi ko naman sila mapagbukod. Dahil din, ayoko namang bigyan sila ng bagong kapares dahil nga ay wala akong pamares ng panahon na yon. So, ang binabala ko kasi dati pa, na si Maha ay bibigyan ko ng pares na opa para magkaroon ng mga magandang dugo na to si Maha. Kaso nga lang, nagkakaitlog sila, nagkakainakay. Ayan nga, hindi ko sila mapaghiwalay. So, ayan, nakapag-mate na sila ulit. Abangan na lang ulit natin to next week din sa January 23. So, two weeks na ang ko kasi ang pag-check ko kung naging successful ba yung kanilang meeting. So, kung ayun nga, kung meron kayong mga alaga na nagme-mate na ngayong araw, check nyo kung tuloy-tuloy ang mating nila, tapos hindi na iistorbo. Kapag ganon, natapos yung mating, ayan ay bilangin nyo na yung araw ng 2 weeks.
Para sa akin ha, 2 weeks. Depende sa inyo kung ilang araw nyo sila bibilangan kung kailan mabubuntis ang hen. Tapos yung inakay nila maha ay para bang sumusubok siyang magpapansin sa kanilang dalawa. So makikita nyo dito sa video na yung inakay nila ay para bang mangi-istorbo something na ganyan. Pero syempre, si Maha ay hindi nagpapa-istorbo dahil nga eh minsan lang naman daw makapag-mate. Huwag naman daw bitinin. So, ayan o, tingnan niyo yung inakay. Yung inakay lumalapit na at hindi ganoon na i-istorbo si Maha, 'di ba? Sobrang lapit no. Talagang basta mate tayo, ganun. Tapos yung Lutino nanonood doon, kakatapos lang kasi nila mag-meet nung mga oras na yan, tapos sila mahanay sumunod. Kaya napakaswerte natin dahil tuloy-tuloy yung mga ano natin dito, yung mga breeding at yung mga pag-iitlog at nakakabawi tayo sa mga nawawala nating mga inakay at itlog. Ayan, so, ayan, tingnan nyo yung inakay, oh. Inaano yung pakpak ni, ano? Uy, wag mo sila na di ma? Ayun yan, lumayo. Buti na lang si Maha ay hindi ganun ka kapraning na kapag dinikitan lang ng ibang ibon eh magwawala kapag nasa ano galing mating. Ayun, kita nyo naman. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo nila dahil minsan lang man daw makapag-mate. Grabe pang fourth clutch na nila to. Ang ano ko kasi ang sorry. Ang ano ko kasi sa ibunan ko, kapag nakapag third clutch, ay magpapahinga na. Eh kaso nga lang, nag-mate na naman sila. Hindi ko pwede silang putulin ng ganyan. Kaya, hayaan na lang natin yung mga alaga natin na mag-mate hanggang sa magparami na magparami para wala tayong natitigil na pagpaparaffle. So, yung mga nagkakaroon na tayong mga itlog dito, alam nyo na, abang-abang tayo sa mga paraffle lang natin. At ngayong video din ay papakita na namin sa inyo kung ano ang magiging itsura ng ating soon to be Avery. Bagsak. Eh pare. Sana successful na lang. Nanggubulo yung inakay. Mabuti na lang pamamigay na kita. At ayun, itutur ko na kayo papunta sa ating soon to be na Avery. So makikita nyo yung bahay dito na galing sa kapitbahay namin. Ayan ay giniba na dahil para maayos na agad yung mga gagawin paupahan ni nanay. Tapos ayun si dito ang busy sa paglilinis dito. Ayan o, sobrang dumi at alaala na lang ang lahat. Tapos ayan mga lumang PC sa dating computer shop. At kung mapapansin nyo dito, yung daanan na yan ay alam nyo, ang baba namin. Kaya madalas kaming bahay in dito, lalo na kapag malakas yung mga ulan. Lalo na Undoy, Milenyo, hanggang Tuhod yun. Tapos yung nakaraang ano nga, hindi ko na maalala kung sino yun. Tapos ito ang ating bantay dito sa ating magiging soon to be na ibunan. Ayan o. Gusto niya magpahimas. Ako ang inihimas niya. Ayun si Tamad. Ito si Masigla. Ayan o. Ang ganda kaya ng mata nito. Tignan niyo yung mata nito ha. Ayan o. Diba? Ang ganda ng mata. Diba? Aspin yan. Pero ang ganda ng mata niyan. Ito si Tamad. Tignan mo naman ang pwestuhan. May dumi pa sa kanyang channel. Ayan. So, ito yung dalawa. Ang ating magiging bantay sa ibunan. At ito, dito tayo magsisimula sa ating soon to be na Avery. So papakita ko na ang loob ng soon to be Avery namin na matagal-tagal to syempre na magagawa. At kung mapapansin nyo dito, pababa pa tong part na to. Kaya ayan, kita nyo naman ang dumi ng, ayan, sorry sa nakita nyong dumi na tubig. So dito madali lang tumbahin nung nakaraang araw na konting ulan lang. Ayun, may baha ng konti. Kaya doon sa may ano na yan, sa kalsada na yan, ipapantay yan dito papunta hanggang dulo para maiwasan yung pagbaha kapag malakas na ang ulan. Kasi ayan ang giging problema namin dito, lalo na sa mga nakaupa sa ano yan. Kaya itataas namin yan, ganun lang yon. And then, ipapakita ko sa inyo dito, ayan, ganyan siya entrance niya. Ito magiging usina.
Tapos etong part na to papunta dun sa may ayan sa gilid ng CR. Ayan ay magiging unang poste ng pader ng kalahati ng aviary natin. So ayan, pader yan ng aviary. Tapos ito pinto yan papasok ng aviary na magagawa. Ayan, ganyan siya kataas. Ayan, kung i-explain ko ulit dito, etong part na to, ayan, dyan at doon sa dulo, ilog yan na hindi namin alam kung kukunin, tapos ganyan kataas ang magiging ceiling ng aviary. Tapos ito, hanggang dyan, yung pader na tinutukoy ko kanina, ayan, dyan, pataas na yan, tapos yung etong gilid na to, ayan, ang magiging buong aviary natin. Ayan, bagong aviary. Ayan, ganun siya kalawak, tapos iaangat pa yan, kasi nga ay bahain, iaangat natin yan. At itong project na to ay sobrang tagal pa, dahil nga ay mabuti na lang ay may trabaho tayo at makakapag-ipon tayo ng konti-konti para maayos natin tong aviary na soon to be na ililipat natin, di ba? So, swerte tayo dahil may ganyan tayo. So, ito naman yung pinto-pinto na ibabalak ko. Ayan. Dito, dyan natin ang unang pinto ng aviary. Ayan. Tapos dito, pinto ulit para sa kusina. Tapos itong pangatlong pinto dito para makapasok ka ng kusina at ng aviary. So, ganun ang nai-imagine ko sa ngayon dahil syempre, kailangan ng plano bago tayo mag-propose sa mag-aayos. Ayan. So, at ngayon naman ay aakit na tayo. Itutur ko lang naman kayo sa hagdan namin. So, ito. Aakit na tayo papunta sa Ibunan. So, ayan. Kung may mga nakapunta na kasi dito, alam nila kung paano na ang papunta dito sa amin. Pero sa ngayon, hindi na kayo makakapasok na sa gate dahil nga ay laging nang nakalock yun. At ito na, malapit na tayo sa aviary na mini aviary natin sa third floor. Ayan. Itago na lang muna natin mga kasi ang dumi-dumi sa amin. Ayan. At ito na ang ating mini aviary. Ayan o. At ayun, nakita natin, nagmimit pa ang ating Lutino back-to-back. Kakamit lang yan kanina at sumabak na naman ngayon. Hindi ko alam kung ilan kaya ang gusto nitong gawin na mga itlog-itlog. So, ayan, good news na naman, nakakita na naman tayo ng mating galing sa back-to-back nating Lutino. At mukhang kanina pa sila nagmimate eh. Ay, ayun, natapos na agad oh. Panigurado kanina pa sila nagme-meet nung kanina nasa baba pa tayo. So, ito naman ang kapares ni Dubi. Ayan, kapares yan ni Dubi. Vio Ewing Cup. Kaso si Dubi nasa loob bata. So, next, pinapakita ko sa inyo dito sa third floor yung view na magiging, ayan, pwestuhan. Ayun si Tito. Ayan, malawak yan. Sa pantay na yan ay ang second floor. So, second floor na yan, kaya medyo mataas tignan, pero mataas naman na siya. Ayan, dito naman natin silipin sa gilid yung magiging itsura ng aviary natin. Ayan. So, ito na, bubungan na dahil may mga kahoy-kahoy na dyan sa ilalim na yan. Tapos doon yung part ng ating aviary. So, ayun lang naman ngayon mga kabarkada. Sana ay nagustuhan nyo ang ating nabahaging video at yung na-share ko sa inyo yung soon to be natin na aviary, yung nasa baba. So, hayaan nyo na yung mga gamit ko dito sa gilid kasi tamad talaga ako maglinis ng kwarto. So, ayun lang naman, kabarkada, mag-shoutouts na tayo. And mag-shoutout tayo kay Mark Pasiete, kay JR Romina, kay Mar Vlogs, kay Cristito Banique, kay Andre Ison, kay Rosena Gregorio, kay Kenken Diaz, kay Acel Esteves, kay Jen Andico, kay Mio Fanatic, kay Charmaine Concepcion, kay Jerry Fasarit, kay Jeremy Tobias, kay Luis Ragay, kay Frank Julio, kay Irene Katanghal, kay Edward Manalo, kay Nognog TV, kay Manong Marshall Paul, kay Halgiem Hernandez, kay Piggy Borromeo, kay Don Pacundo, kay Mark Harvey de la Cruz, kay Vash
Stephen De La Cruz, kay Adrian Lasig, and shout out kay Jasper Ruiz. So kung gusto nyo pa-shout out, comment lang kayo at sa shout out namin kayo kada video namin. Sana nagustuhan nyo itong video na bahagi ko sa inyo. At mag-ingat mong lahat, and we'll see you on the next video. Pag-git. Tama na. Stop.